kelas nang minor. Ayan na. Sobrang taas nang minor. Lilinisin natin yan para bumaba. Ngayon, lilinisin ang kanyang throttle body. Tapos, siyempre tatanggalin natin ang top cover niya. Kasi, lilinisin din natin yung kanyang bulb. Tapos, itong alternator, kailangan tanggalin natin, ibaba. Tanggalin ang kanyang bracket. Kasi, tatanggalin natin yung kanyang filter dyan. At saka yung kanyang VVT actuator or VVT solenoid. Ngayon, bago natin tanggalin, kailangan tanggalin muna natin yung battery. Kasi baka hindi natin maiwasan magkaroon tayo ng trouble, madikit natin yung ano, ang positive sa negative. Kahit yung negative lang ang tanggalin natin, okay na yan. Okay, dahil natanggal na natin ang battery, natanggal na natin ang top cover, tatanggalin na natin ang mga dapat nating tanggalin. Ngayon, uunahin natin itong bracket. Tatanggalin natin itong kanyang bracket kasi tatanggalin natin yung kanyang BBT solenoid at saka yung kanyang filter. So, kailangan natin tanggalin itong mga nakakonect na wire na ito dito sa alternator kasi ililihis natin yan para ibababa natin yung alternator para maluwag tayo sa pagtanggal ng VVT solenoid at sa kanyang filter. Ito yung mga dahilan kaya napakataas ng minor ng ating mga kotse. Pag nilinis natin yan, lahat yan lilinisin natin, pati yung kanyang throttle body, lilinisin natin lahat yan. Kapag nalinis na natin yan, doon natin malalaman na babalik na sa normal na minor ang ating mga sasakyan. Kasi pag ganitong sobrang taas na ng minor natin, napakalakas nito sa gasolina. So ayan, kailangan luwagan din natin ang tornilyo sa ibaba ng alternator para ma-pull down natin ang alternator. Ayan. Ayan, dahil na-pull down na natin ang alternator, kailangan na natin tanggalin ang kanyang filter. Ayan, gagamit tayo ng tools na pangtanggal sa kanya. Ayan, dahil naluwagan ko na, ayan, tanggalin na natin. Ayan o, kung mapapansin nyo, napaka-itim niya na. Ayan, ibig sabihin, talagang napaka-dumi na talaga niya. Ayan. Lilinisin natin yan. At ang panglinis natin dyan, yung carb cleaner. O kaya yung throttle body cleaner. Pwede na yon. Tapos, sunod na tatanggalin natin itong kanyang VVT solenoid. Ayan, tatanggalin natin yan. Tapos, lilinisin natin yan. Para matanggal yung kanyang mga naninigas na mga langis. Kaya, hindi makapag-circulate ng magandang ating makina. Ay, hindi makapag-circulate ng magandang ating langis dahil napakarumi na ng kanyang VVT solenoid at yung kanyang filter napakarumi na din. Yun, dahil natanggalan natin ang tornilyo, pipihit-pihitin natin ito ha, bago natin ito hihilahin palabas kasi matigas ito. Pihit-pihitin muna natin. Yan, ikot-ikotin muna natin. Yan, kasi luluwag din yan. Kaso hindi yan basta-basta nahuhugot. Kailangan mo talaga yan ng may pwersa ang paghugot. Kailangan pwersahin mo yan. Tapos habang inuhugot mo, pipihit-pihitin mo siya palabas
para hindi mapunit yung kanyang o-ring. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, pipit-pit kaunti, tapos uhugutin. Ayan. Ayan ang ating VVT solenoid. Ayan, kung mapapansin nyo, masyado na talaga siyang ano na, marumi na talaga. Ayan, lilinisin natin yan. Sunod na tatanggalin natin, PCB bulb. Ito ang ating tatanggalin rin natin, itong PCB bulb. Ayan, tanggalin natin to. Pati yan, lilinisin na natin. Kasi lahat yan, marumi. Ayan, lahat yan. Lilinisin natin yan. Tapos pagkala tanggal natin yan, sunod natin na tatanggalin ay ang kanyang throttle body. Yan, natanggalan natin mga yan. Ngayon, tanggalin naman natin ang throttle body. Yan, tanggalin natin itong throttle body. Tapos pagkatanggal natin, lilinisin na natin siya ng carb cleaner. Yan, linisin natin yung pinagtanggalan. Lilinisin natin lahat yan bago natin ibalik. Para tanggal talaga lahat ng mga dumi niya. Para bumalik sa normal ang minor ng ating mga sasakyan. Yan, i-sprayhan natin siya ng carb cleaner or throttle body cleaner. Tapos yung loob niyan, huwag po natin tutusukin ng ating daliri. Ang gagamitin lang natin diyan, kung may mapapansin kayo diyan nakabitan ng kable, pag gusto niyo iangat, yun lang po ang gagalawin nyo. Huwag nyong itutusok yung daliri nyo kasi magbabago yan. Kailangan pag kasi pag ginalaw natin yan tapos magbago ang kanyang minor, kailangan pa natin dalhin yan sa kasa kasi sila lang ang pwedeng gumawa niyan. Yan. Dapat huwag natin tutusokin ang daliri. Napakasilan yan lalo na sa mga automatic. Yon, ang pinanglilinis natin dito ay carb cleaner. Yan, kailangan linisin natin lahat ng mga latak dyan. Kasi yan ang mga reason kung bakit hindi bumabalik sa normal ang andar ng ating mga sasakyan. Dahil sobrang dumi na talaga ng latak ng langis. Ayan, isprehan natin ang kanyang solenoid. Yung BBT solenoid. Tapos pagka-spray natin ito, pagkalinis natin, ikakabit natin ito sa battery. Itong BBT solenoid na to. Ikakabit natin to dahil pag ikabit natin ito sa battery, gagalaw yung ilalim niyan. Pag gumalaw ang ilalim niyan, doon lang natin malilinis yung ilalim niyan. Yan, kasi nandun yung mga latak niyan. Yan, kailangan linisin natin ng mabuti kasi sayang ang pagbaklas natin. Kailangan todo linis na tayo para matagal kasi ito bago mabuksan ulit eh. Lalo kapag isabay mo na yung pag-change oil. Pag isinabay mo na lahat ng pag-change oil na yan, hindi mo na kailangan magbaklas-baklas ulit niyan. Kasi malinis pa yung langis natin. So, dapat malinis natin ito ng maigi. Tapos pagkalinis na natin lahat yan, yung BBT solenoid, ikakabit natin yan sa battery. Yan, para malinis natin ng todo. Yan, ang ginagamit kong panglinis pagkatapos kong spray niya yung BB wipes. Pwede na yun kasi magandang panglinis yung BB wipes. Yun ang ginagamit kong pangpunas pagkatapos kong sprayan. Tapos pagkatapos kong punasan yan at sprayan, ikakabit ko na yan sa battery. Kasi doon natin matitesting kung
gumagana, kung gumagana pa yung BDT solenoid natin. Yan, isprehan nyo na maigi para hindi masayang yung pagbaklas nyo. Para matanggal talaga yung mga pinakalatak nyo sa ilalim. Yan, pag alam mong tanggal na lahat ng latak, ikabit na natin siya sa battery. Yan, kasi pag ikabit yan sa battery, aangat yung nasa ilalim niyan. Gagalaw yan. Yung mga hindi mo na-isprehan, mai-isprehan mo na. Isprehan mo muna yung kabila. Kasi may mga butas yan, kabilaan. Pagkatapos, sa kabila mo na naman isprehan siya. Yan, napakadali lang ng ilagay nyo sa positive, negative, positive. Hindi pwedeng baliktaran. Kailangan ilagay nyo sa negative at saka positive. Para hindi masira ang BBT solenoid natin. Yun, kapag tapos na natin nalinisan lahat yan. Okay. Halimbawa, tapos na lahat, clear na lahat. Lagyan na natin ng langis ang o-ring ng BBT solenoid. Para pag pinasok natin siya, hindi mapunit ang kanyang o-ring. Para walang tagas. Yan, lagyan nyo ng langis ang kanyang o-ring. Pagkalagay ng langis, saka natin yan isasalpak. Yan, bago natin isalpak sa kanyang lalagyan, linisin muna natin maigi yung kanyang butas para hindi masayang yung pagpagod natin. Ayan, ipasok na natin ng dahan-dahan. Yan, dahan-dahan lang ang pagpasok niyan para yung kanyang o-ring hindi mapunit or masugatan. Napakadali lang. Pagkatapos nito, iaandar natin. At doon nyo malalaman na talagang successful yan. Dahil lang doon sa ginawa natin, bumalik sa minor, sa mababang minor, ang ating sasakyan. Okay. Sure natin na mahigpit lahat para hindi tayo magkaroon ng back work. Kasi mahirap yung backlas kabit. Kailangan bago natin balik lahat yung mga nakaharang dyan, isurebol natin na lahat yan, nahigpitan natin lahat. Mahirap naman, nahihigpitan na natin yan, tapos meron pa pala tayong nakalimutan. Ang hirap ng mekanikong hindi ka nababalikan. Dapat puro surebol yan. Dahil mahirap magbaklas ng ano, lalo kapag nagbababa ka ng makina. Kuhaan mo. Kailangan lahat yun. Surebol lahat yun. Yung filter, yan, ibalik na natin ang filter. Punasan muna natin ang maigi bago natin ibalik ang kanyang filter. Yan, malinis na yan. Oh. Ibalik natin yung filter. Yan. Mamaya, pagkatapos nito, ito lang ang, ano, ang iba nito na problema kung bakit napakataas ng minor. In-adjust mo na yung kanyang throttle body. Nakasagad na yung adjust niya. Tapos pa rin ng minor. Ito yung problema. Ngayon, alam nyo na kung ano ang gagawin nyo kapag mataas ang minor. Hindi nyo na kailangan pumunta ng mekaniko. Ganito lang ang gagawin nyo. Napakasimple lang. Babaklasin nyo lang itong mga pinakita ko na to. Tapos gagamit kayo ng carb cleaner. Yun lang ang problema niyan. Wala nang ibang ano. Pag inandar natin yung makina niyan, makikita nyo talaga na napakaswabi na ng kanyang handa. Wala yung panginginig. Makikita mo talaga napakababa ng kanyang minor.
tapos siya yung bilik. Yan, ibalik na natin itong kanyang bulb. Dito. Yan, ibalik na natin 'to. Linisin muna natin yung kanyang pagpapasukan para lahat talaga malinis na malinis. Yan, ibalik na natin. Ito, hindi naman ito sinasagad ang pagbalik nito eh. Tamang higpit lang to kasi ang itsura ng tornillon nito parang paliter B. Kaya kung mapapansin nyo, ang layo pa ng sagad ng tornillon niya pero mahigpit na. Dapat tamang higpit lang. Huwag natin susubra kasi baka malustrid. Tamang higpit lang talaga ang gawin natin dyan. Huwag natin pwersahin. Yan. Pagkabalik niyan, isunod na natin ang kanyang throttle body. Tapos pagkatapos niyan, syempre i-under na natin. Doon yung malalaman na ganun lang pala ang problema kapag sobrang taas ng minor ng ating sasakyan. Nakasagad na yung kable. In-adjust mo na ng sobra-sobra. In-adjust mo na ng sagad-sagad. Pero ang taas pa rin ng minor. Yun lang po ang problema. Ayun, ikabit na natin yung kanyang hose. Yan. Ito naman tirahin natin. Ibalik na natin lahat. Yan, ibalik na natin ang alternator. Yan. Ibalik natin ang bracket. Ibalik na natin yan. Sure ball na yan. Na malinis na malinis na yan. Sinkaroduhin lang natin na mahigpit ang pagkabalik ng bracket para hindi tayo magkaroon ng troubles. Yan, kung saan yung tinanda natin kanina pagtanggal ng alternator, itapat rin natin yung tanda para yun pa rin ang balik at higpit ng ating belt. Hindi ko makita ang amay ko. Yan, kita natin ang tulo. Yan, magkapantay na yan yung tanda natin kanina nung pinaklas natin.
Yan, higpitan mo ng todo. Yan. Pagkahigpit niyan, higpitan mo na rin yung bracket at higpitan mo na yung alternator sa ilalim. Lahat ng tornilyo na ginalaw mo kanina, ihigpitan natin lahat yan para siguradong walang backwork tayong gagawin. Yan, higpitan mo na rin yung bracket dahil nahigpitan mo sa alternator. Pagkahigpit mo dyan, higpitan mo na rin yung ilalim ng alternator. Yan, higpitan mo ang ilalim para walang kasablay-sablay talaga. Bitawan mo muna. Sure talaga natin na mahigpit yan. Para yung sasakyan natin magtagal. Yan. Ibalik na natin ang kanyang mga wire. Saksak na natin ang wire dito sa kanyang BBT solenoid na tinanggal natin. Yan. Tapos, kabit na rin natin dito sa alternator. Tapos tinanggal natin kanina. Post mo. Yan, ngayon ang throttle body naman ang ating ibabalik. Tama ba, Josep? Tata, nakita ko si Dandan, tata. Shock ball natin talaga na malinis yan. Bago natin ilagay ang throttle body. Okay. Kabit na natin ang kanyang mga wire. Lahat dapat walang makakalimutan para hindi tayo mag-backwalk. Hindi na ba? Linis ko. Siyempre, kakabit na natin lahat yan, lahat ng tinanggal natin.
Dahil na ikabit na natin lahat, ikabit naman natin yung kable ng throttle body. Tapos ilagay na natin ang top cover. Yan, ikabit natin ang kable. Ikabit na natin yung kable ng throttle body. At pagkatapos nito, i-check natin lahat kung okay ba talaga lahat. Tapos, ikabit na natin yung battery. Yan, ikabit na natin battery. Kung ano yung pinag-umpisa natin, yun din sa pagtapos. Yan, kabit natin yung battery. Yan, ikita natin para walang supply talaga siya. Tapos, i-check natin lahat kung wala tayong nakalimutan. Ayan, paulit-ulit mong i-check. Check natin yan ang paulit-ulit. Kasi, tao lang tayo, maaaring magkamali. Pero kapag sa tingin mo, okay na, wala nang problema, ayan, susubukan na natin siyang i-start. Okay, subukan natin i-start. Start natin. Ayun, no? Ngayon, gagamit lang tayo ng flashlight. Gagamitan ko ng flashlight. Yan. Ayan, kung mapapansin nyo, napakababa na ng minor ng ating sasakyan. Ganun lang po kasimple, napakadali lang. Hindi nyo na kailangan pumunta ng mekaniko.